ikaw hindi na talaga. Mahilig siya sa charity. Lamay mga bata. Yun ang gusto mo, gusto rin pakalingin mga bata. Sabi ko sa kanya, bay, gumawa ka ng YouTube channel, sabi ko sa kanya. YouTube channel ang ginawa ngayon. Ayan, ka-helper. Si ka-helper. Sa ginawa mo to, yung pagtulong mo sa mga mama yan. Ayan na, saludo ako sa'yo. Hindi ka support. Wata, saludo, kama kamay. Totoo po yung sa title ano ng live na to, si Xander Ford na aresto po. Ngayon papunta kami ng police station kasi may warrant of arrest na nasa ano siya ngayon, Tondo Police Station sa may Abad Santos. So nandito na kami sa Recto. Nasa Recto na kami. Ngayon natuloy yung ano, yung kaso sa kanya nung ex-girlfriend niya. Ngayon, sinasabi, gusto ko po sabihin sa inyo na bilang management, pupuntahan po namin siya, no? Pero we are not tolerating him kung talagang meron siyang maling ginawa at pagkakamali. After ng hearing sa korte, then he needs to face the consequence or consequences ng action na ginawa niya. Pero ngayon, since hindi pa na lilitis o hindi pa siya nagsisimula yung hearing sa judge, so may karapatan pa siya magpiansa. So si Xander po ay papiyansahan namin ng 18,000 pesos para pansamantalang makalaya. Hindi po ako nagbibiro kasi mamaya ipopost namin yung warrant of arrest at ngayon papunta na po kami. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat ng nanonood sa 583 viewers na sa totoo lang po masakit sa loob ko na tulungan pa si Xander. Masakit sa loob namin sa Star Image na tulungan ang taong hindi nagpapahalaga sa amin, sa mga tinulong namin sa kanya, sa kabila ng pagtulong namin. Ang usapan po namin is aayusin sa ex-girlfriend niya yung kaso, makipagtulungan na lang at kung ano man ang dapat na gawin dun sa na dapat nasa Star Image siya, pero umalis siya ng Star Image nang walang paalam. At ayun, nagpapasyal siya kung saan-saan nang walang paalam sa amin. So totoo lang, nasa, alam nyo naman po na nasa indefinite suspension siya. Hindi po lingid sa kaalaman nyo na pinatawan namin siya ng indefinite suspension. Ngayon, kaya siya hindi nakikipag-ugnayan sa amin dahil nga alam niya yung pagkakamali niya, naka-indefinite suspension siya sa amin dahil nga doon sa kaso niya. So ngayon, gusto namin siyang tulungan pero siya yung umalis ng Star Image at hindi nagpakita, naka-block pa kami ng mga managers niya, naka-block kami sa social media niya. Ngayon, nagulat kami na tumawag siya mga 9 PM, tumawag at nagsabi na naaresto nga siya. So kami, alam mo yung mixed emotion na parang yeah, you deserve it, no, na maaresto ka. Pero may kurot ng konti sa puso namin dahil magpapasko eh. 'Di ba? Ang pangit naman kung magpapasko ka sa kulungan, 'di ba? Kahit naman papaano may napagsamahan kami, pero kapag naiisip ko yung mga ginawa niya sa amin sa kabila ng kabutihan namin sa kanya, na kami pa yung minamasama niya, pati pamilya niya, kung yung kapatid niya, kung kasok lamang kami sa mga messages na kala mo eh kami ang kaaway ng ni Xander. Hindi nila alam na we're just doing our job bilang management. Ngayon, eto, papunta po kami. Mamaya, malapit na kami. Ipakita namin sa inyo kung anong lagay ngayon. According to Waze, 5 minutes away na lang kami kay Xander Ford. Papakita namin ang kalagayan. Message ng message na punta na kayo, sir. Parang awa nyo na. Puntahan nyo na po ako dito. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. First time niya makulong eh. Diba? So anong
di ba nagtama kami, sinabi namin sa kanya na huwag mo nang hintayin na makulong ka. Ang tigas ang ulo mo, ayaw mong makipagtulungan sa amin, ayaw mong makipag-ugday, umalis lang star image, di ba? Sa 1,400 na nanonood, hindi po kami nagbibiro, seryoso po itong nangyayari. Seryoso po ito kasi unang-una nasa shoot po kami. Kasama po namin si Petit. Okay. Si Petit po ay isang kilalang komedyante na nakakasama ni Meme Vice. Kilala niyo naman po siya. Napakabuting tao na siya pa nagsabi sa amin na, "Boss, hindi ka ganyan. Puntahan niyo, puntahan na natin." Kasi ayaw, di ba, Petit? Ayaw namin. Ayaw ni Boss. Kaso sabi ko, Pasko naman. Sige na, puntan natin. Sa totoo lang, kami ni Vince, nag-desisyon na kami na para ano, matuto, di ba? Kasi kahit sino sigurong humawak dyan, walang matututunan yan. Ang dami nang tumutulong ng mga tao, tapos ano pa, abuso pa. O ngayon, nararamdaman niya ngayon, umihima siya ng rehas. O sino ang tinakbuhan niya? Kami pa rin. Kami pa rin yung tinakbuhan, di ba? So, pasensya na po kayo, ito ba? Patingnan natin, Padre Alge, ito ata. Ayan, dito. Dito? So ito po, papakita namin sa inyo, ha? Ano? O, ayan, ang dami sa atin nanonood. Kala nila nagbibiro tayo. 18,000 yung piyansa. Alam na namin ang gagawin. Bukas pupunta kami sa RTC, Regional Trial Court. Asan yung warrant mo? Kailangan namin ng warrant. Sir, kalas, yung po mga requirements po para sa piyansa niya. Bali po ang requirements. Nabigyan kami yung copy daw po ng warrant. Tapos yung mga thing, ano. Tingnan mo nga yung ano, sinabi ni Jojo. Bali po ang requirements. Yung requirements. Requirements lang. Ano? Saan ka nahuli? Eh? Diyan po sa Pasig. Nagkakulab kasi kami nang sa tipo. Oh my God, Xander. Para ayoko ipakita si Xander dyan. Tutulungan ka namin. Ayoko ipakita si Xander. Alam mo, ito ha. Itong live na to para sa kaalaman ng lahat. Hindi, para din aware yung tao ko. Ano. Aware. Na totoo to. Totoo yung nangyari. Okay? Let's face it. Okay? Let's face it. Hindi biro. Okay? Ang nangyari dito, hindi kami nagkulang sa'yo. Umalis ka ng star image ng walang paalam. Sabi natin, ayusin natin to. O, anong ginawa mo? Wala naman po dumating sa akin, sir, na mister. Kaya nga. Wala. Pero dapat, nandun ka sa amin para anytime magkakaroon tayo ng action kung ano man o makipag-ugnayan tayo sa kampo ni ex mo. Anong pangalan nun? Ni Isa. O ngayon, ayan si Mami Petit, nag-shoot kami sa Amore. Eh. Ma'am, si ito, nakakahabag, oh. Parang hindi ko tayo makita sa standard ng ganyan. Ano ba nangyari sa'yo? Tingnan mo, hindi kami makapaniwalang kinulong ka dyan, oh. May kasama siya. May kasama ka? Kumain ka na? Kanina kumain po kanina pa. Diyos ko. Hanggang kailan? Sige po. Sir, pasensya na po ah. Kayo na po muna bahala sa kanya kasi. Alam mo, swerte mo. Alam mo ba't swerte ka? Dito ka dinetain. Diba sir? Swerte siya, dito siya dinetain. Kapag dinetain siya, may kasama, yari ito. Sir, ano ba protocol naman po kasi talaga yun? Available na PCP na medyo malawak, nagkataon kung wala kaming hawak sa tao, kailangan tayo. Sa totoo lang ha, ito sinabi ko sa live. Sa totoo lang sinabi ko na
ang hirap mo ng tulungan. Ang tagal, di ba? Binlock mo ko. Binlock mo ko. Nakachat ko nga po kayo ngayon. Nakachat mo ko ngayon. Siguro in-unblock mo na ako. Pero binlock mo ko. Naka-ignore message lang po yun. Pero hindi po nakablock yun. O, in-ignore message. Ganun din yun. Ganun din yun. So, ang sa akin, kahit anong mangyari sa'yo, kami ang takbuhan mo. Nandito kami. Mula Antipolo, nandito kami sa Tondo. Di ba? Nandito kami sa Tondo. Hindi ka namin pinapabayaan kahit anong kasutilan ang ginagawa mo. Di ba? Pero kung anong dapat mong ngayon, danasin muna ngayon dahil hindi pa natin mabibigay yung piyansa dahil bukas pa ang ano, wala. May pera kami ngayon, chief. Sir Canlas. May pera po kasi kami ngayon, eh pero hindi po pwede, di ba? Oh. Akala mo kami ang kalaban mo. Nandito kami kahit anong oras. Di ba? Kung tutuusin, sinabi ko na nga, uulitin ko sa mga bagong panood, kung tutuusin, hindi ka na namin dapat puntahan dito eh. Di ba? Dahil hindi naman tama talaga yung ginawa mo sa amin dahil umalis ka sa Star Image na walang paalam, dapat ayusin natin lahat ito. Naka-indefinite suspension ka. O ngayon ito, nagpapiyansa kami para sa'yo, para dinggin mo yung kaso, doon tayo sa tamang proseso. Makakalaya ka, pansamantalang makakalaya ka para dinggin natin yung kaso. Pumunta ka kay Isa kasi kayo lang naman ang alam, may alam sa totoong nangyari. Dahil kayo ang girlfriend, boyfriend. Pero pwede pa kayo mag-usap ni Isa? Pwede naman po, friend pa kayo. So ngayon, makiusap ka na lang kasi alam ko ang papakinggan lang ni Isa, ang kampo ni Isa. Ang papakinggan niya si Sir Rafi Tulfo. Ngayon makiusap ka, kung nanonood si Sir Rafi, sa team ni Sir Rafi, makiusap ka kung ano ang bakit ngayon. Siyempre tatanungin ka, bakit ngayon? Ang tumawag sa kanila si Isa. Bakit ngayon? Oo. Bakit ngayon? Gusto mo na makipag-usap nung una ayaw mo. Kasi nga, kailangan natin ng tamang proseso. Pero ngayon, willing ka na. Willing ka na ba? No. Na kumausap para ayusin na lang to. Okay. Ang sabihin mo kay Sir Rafi. Ngayon, willing na po ako para kausapin po kayo ng harap-harapan po. Kasama si Isa. Para matapos na lang po itong problema na po. Para magkaroon na lang po kami ng peace of mind. Para po hindi na po mga problema yung mama ko. Para po maging okay na po lahat. Sana po maging okay na din po. Sana po tulungan niyo din po ako na makausap po ito si Lisa. Sana po magkapatawaran po kami dalawa. Ako pala si Kahelpa. Narito ako para niyo maging helper. To help is my priority. I don't care about the money. As long as I have my money, I wanna share my blessings to anybody. Ang pera hindi madadala talagi, pero mapangiti kayo tuwa ko'y abot hanggang lagi. Lahat ng masasakit na salita, hindi ko na iniinda. Ang mapakain lang sila, sasalungin ko lahat ng bala. Ginamit niya mga tao na nagpadala ng kahit kaunting tulong lang po para sa amin. Malaking bagay po ito, lalo po ngayon sa nasa ilalim ng enhanced community quarantine. Nagpapasalamat po ako dahil ito po ay isang napakalaking tulong para po sa amin. Maraming salamat po, Kahelper. Thank you po kayo. Lakasan niyo. Hi, thank you. Masarap yung pansin. Salamat po. Salamat. Nagbigay. Wait lang, teka lang. Babawin po sinasabi ko. Gusto ko kasi samahan ating mga superhero. Sila yung umaalay. Sila yung gumagabay. Sa panahon ng pandemic, sila ang ating karana.
Hindi ako mayaman, ako'y mayabang lang. Pero samahan ko kayo hanggang sa dulo ng laban. Kuskusin ko man, isang daang kubeta. Hindi ko hindi ng pagod, masamahan lang sila. Sasamahan ko sila sa pagtulong sa kapwa. Dahil tanghal ko lang, may bahagi ang natatanggap kong biyaya. Gusto ko talaga sa'yo magpapansin. At ngayon ako'y iyong napansin. Isa lang ang tangi kong hiling. Sana dumating ang araw, ikaw naman ay aking yayakapin.